Guys, welcome. Dito sa Santaro, ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Three of coins in the reverse. More information sa iyo. Judgment. Clear naman yung isipan mo, klaro yung judgment mo. Pwedeng na-awaken ka ngayon, pero hindi ka ngayon na-recognize eh. Pwedeng sa work mo or maybe walang gaanong trabaho ko ngayon or walang gaanong offer sa'yo, no? No work or walang gaanong opportunity ngayon sa work or hindi ka ganun ka na-recognize sa work mo right now, no? More information sa'yo, pero na-awaken ka around this time. More information sa'yo, your main energy. Gosh. Four of Wands. Upright ba to? Four of Wands na to. Yeah, it's upright. Are you in a relationship right now? Yeah? You're in a relationship right now? Ay, dalawa yung ano eh. Are you in a relationship kayo ngayon? In a stable relationship ngayon? No. Pero in a relationship ka ngayon? Wala. Ano to? What's with the four of wands here? Six of swords. Merong person na lumayo sa'yo. Pero ibig sabihin, stable ka ngayon, no? You're stable. You're still stable. Pero at na-awaken ka. Clear yung judgment mo. May mga naklaruhan ka, no? Parang may mga na-evaluate ka, na pag-isip na walang nag-cloud sa isipan mo, sa judgment mo. Merong lumayo sa'yo na gusto mong magkaroon ng stability sa inyo? No. Or merong kang person na nilayuan na gusto mong magkaroon ng stability sa inyo? Ayan. Merong kang person na nilayuan na gusto mong magkaroon ng stability sa inyo, dalawa. Maybe yung person mo na una and then ikaw yung sunod na lumayo. Or else ikaw yung naunang lumayo and then yung person mo sunod na lumayo. Or else ikaw lang talaga lumayo. So yan. Na gusto mong makasama siya sa buhay. Na gusto mong maging partner siya. Persigido ka o. Buong loob mo. Makasama siya sa buhay. Why? You love that person and yeah, you love that person with the world. Parang siya yung mundo mo, sa kanya umiikot yung mundo mo. Or you want to travel the world with that person or you want to be with that person throughout your life. You want to enjoy life sa piling ng person mo na yan, with that person sa buhay mo. Yeah. Para bang so romantic and mahal mo yung person mo na yan. Ano energy ng person mo? Five of swords and the nine of coins. May pagkaano lang to. May pagka superior, no? Hindi magpakumbaba or ano to ngayon? May pagka mapagmataas to ngayon. or there's a conflict. Maybe sa buhay niya, no? Na hindi din siya magpatalo talaga. Hindi siya magpape. Or hindi siya magpalugi. Hindi siya magpatalo. Ganon, no? Confident naman siya. Stable. Sigana naman yung income ng person mo. Komportable naman yung buhay niya. Kumikita naman ng maganda. Ayan. Confident, independent. Masaya siya sa kinikita niya. Masaya naman siya. Contento siya. Feeling blessed. Ayan. Ano ang feelings ng person sa'yo ngayon? Cancer. Libra, Gemini, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. And with the world. Taurus. Libra, Gemini, Aquarius.
feelings ng person mo sa iyo ngayon. Meow. Page of Swords. I think it's upright. Upright pa yan. In reverse siya, guys. In reverse. Kinakabahan, nervyos pagdating sa'yo, or nagkakaroon siya ng doubt, nagkakaroon ba ng doubt to sa connection nyo, that's why nervyos siya. Yeah, nagkakaroon siya ng doubt kung magkaroon ba ng justice inyong dalawa, kung wala ba yung restrictions between the two of you, kung lalo na kung lumayo ka sa kanya, kung hindi mo na ba pipigilan yung sarili mo na magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Yung ganon. Ano pa ang feelings ng person mo sa'yo ngayon? Queen of Coins. So, yan lang. Gusto kanya mapangasawa. Yeah. With a snake here, para bang natatempt talaga tong person mo, no? Na makasama ka, mapangasawa ka, no? Yung magkaroon ng stability sa inyong dalawa, to be with you, yung nag-imagine yan siguro, guys, no, with the Queen of Coins, na magkasama kayong dalawa, na mag-asawa na kayong dalawa, na masaya kayo together, ganyan. Nag-imagine ba yung person mo na yun na magkasama kanya palagi, ganon? Yeah, yan ang in-imagine nyo, Ten of Cups. Na isa kayong pamilya, meron kayong baby, ganyan, na mamuhay ka ng peaceful, masaya, contented, happy, ganyan, and a blissful life, na maging isang happy family, ganyan, na mamuhay ka ng wini-wish yung buhay, no? Sama yung magiging supling ninyo, yung magiging anak ninyo ba. So, yan. Yan na nga in-imagine ng person mo. So, ano ba ang feelings mo yon sa person mo? Upright ba yan? Siya. Upright naman daw to. Ganun din. Nag-imagine ka din na actually, it's feelings, no? Pero nag-imagine ka din ba na asawa mo na siya, na may anak kayo, ganyan. Masaya kayo magkasama. Yeah! Yeah. At yan yung nagbibigay siya ng fire, drive, motivation, determination, liveliness, positivity, passion, na i-push, kumbaga, no? Yes! Pareho kayong dalawa na nag-imagine na masaya kayong magkasama, isa kayong pamilya, na magkaroon kayo ng baby, yung ganyan, yung mamuhay kayo ng payapa at tahimik, yung ganyan, na kumpleto, ganyan, and lang gulo, no? And this is what you want. This is what you're desiring, no? Ito yung dinidesire mong buhay. Feeling mo magiging tunay na masaya ka pag siya yung mapangasawa mo, pag nagkaroon na kayo ng anak pati, yung ganyan. Ano ang iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Ano to? Upright ba yan? Bangga ka sa akin. Yeah, it's upright. Iniisip niya na magkaroon ng balance yung dalawa. So, gusto niya. Magkaroon ng balance yung dalawa. Justice or balance. Ano pang iniisip ng person mo yan? Four of Swords in reverse. Eh? So, para itong nakatali dito. Pride ba ito? Yung Four of Swords. Parang in reverse siya, guys. Hindi, in reverse talaga siya.
niisip niya na magkaroon na talaga ng balance. Maliban sa balance, ay makawala na sa pwedeng depression or kung ano man itong nakatali na ito. Ang makawala siya sa tali or makawala sa or mawala yung mga restrictions, yung napipigil sa inyong dalawa na magkaroon na ng balance sa inyo. Yung ganun. More clarification kung ano yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon. Makawala ka na sa pag-overthink. Lalo kung may mga opportunities na pumapasok sa buhay mo or kung meron kang options din or else kung meron kang priorities, yung makawala ka na dyan. Sa pag-overthink, sa pag-iisip na kung sino pipiliin mo, yung gano'n. That's why, ang gusto niya ay piliin mo na makasama siya, na magkaroon ng balance yung dalawa. Ang gusto niya ay siya yung piliin mo na makapag-decide ka na, yung gano'n. Hindi ka na yung parang nakatali no, sa mga choices. So, gano'n. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person mo? Nine of Swords. What's with the Nine of Swords here? Nag-imagine nga daw siya. Isip siya ng isip sa'yo na sa asawa ka na niya, na masaya na kayong magkasama, ganyan. No? Parang nag-overthink ka lang siya. No? Parang naginip ng gising, ganyan. Or, ano pa ba? Ano yung niisip mo ngayon sa person mo? Ang huwag matakot, ang huwag magpadala sa fear, no? Ang huwag maglagay ng boundary, ang huwag maging guarded, yung ganyan. Ano pang iniisip mo ngayon sa person mo? Nine of Cups in reverse. Natatakot ka na hindi matupad yung wish mo, no? Na hindi matupad yung wish mo na magkatuluyan kayong dalawa. Yun ang kinakatakutan mo? Hindi. Ang maging cold ang person mo, yun ang kinakatakutan mo, ang maging cold sa'yo. Yeah. Karoon ng pagkakataon na makapag-usap kayong dalawa or yung communications inyong dalawa, yung, kunwari, magkaroon na ng pagkakataon na makapag-umpisa na kayo ng relationship or kunwari, kung i-approach mo siya, ay natakot ka na baka pag in-approach mo yung person mo or pag sinuyo mo yung person mo, ay baka maging cold sa'yo. Ganun. At yun ang kinakatakot mo. Na hindi matupad yung wish mo na ano. Ano yung wish mo dito? Seven of Coins. Na magkaroon pa ng pag-aso sa inyong dalawa. No? Na mag... Kumbaga yung maging matyaga pa yung person mo. Or magtyaga yung person mo na antayin ka, na... maging mahaba yung pasensya ng person mo, magkaroon pa ng growth sa inyong dalawa, magkaroon pa ng pagkakataon na makaharap niyo yung isa't isa. So see, na sa kabila ng mga hadlang, sa kabila ng mga challenges, sa kabila ng siguro may mga delays, ganyan, ang nangyari, yung ganyan. So, ano yung balak ng person mo sa'yo ngayon? Meron ba siyang balak? Ngayon? Meron ba siyang balak ngayon, yung person mo?
Wala. Wala sa ngayon. Ikaw ba may bala ka sa person mo? Meron. King of Wands. Ang mag-take ng action na walang kalokohan halo. Sa ngayon, parang wala. Walang balak yung person mo. Ano ang hinahangad ng person mo na mangyari sa inyo? Ah, yung parang I think it's upright. Upright ba yan? Yeah, it's upright naman daw eh. So, strength. Ang maging strong yung bond yung dalawa. Yung matain ka niya. Or, yung hindi kayo maging mailap sa isa't isa. Or kung yung isa sa inyo yung mailap. Lalo na't lumayo ka daw, no? Yung maakap ka na niya. Yung ganon. Yung, maakap ka na niya ng mahigpit. Yung hindi na kayo lalayo pa sa isa't isa. Maging close na kayong dalawa. Yung ganyan. Yun ang nais na mangyari sa inyong dalawa. You will build up a strong bond. No? And ano pa ang pangarap niya para sa inyo? Ang susuungin nyo ang baha, ang ilog na malakas yung agos, yung mga ganun ba? Para sa pag-ibig, yung parang mga ganun ba? Yung magkaroon na ng proposal or offer, yung may mag-offer na sa inyo, yung may magparamdam na, yung may magpahiwatig na ng feelings, no? Na, or maging motivated kayong dalawa, motivated, you see, na, or yung isa sa inyo, maybe ikaw, na mag-offer ng cup of love sa kanya, ganyan. Ano pa ang nais ng person mo na mangyari sa inyong dalawa? Five of Swords in reverse. Yung hindi na nagkakaroon ng conflict sa inyong dalawa. Yung wala ng conflict or yung wala ng superior, no, sa inyong dalawa. Actually, yung person mo is superior right now, no, parang superior. Para bang hindi magpapatalo, no. Pero ito yung gusto niya, yung magkabati na kayong dalawa. Yung magkasundo na kayong dalawa. At ano pa, ang wish niya para sa iyo. Itong wish ng person mo. Page of Wands, Ten of Wands in reverse. Mawala na yung mga baggage, yung pag-overthink mo, yung mga problema mo, and also yung maging active ka na, maging lively, maging positive, yung makapag-take ng action, no? Maybe sa connection nyo or sa personal goals mo din, yun ang wish for you. And gusto nyo yung masaya ka palagi, no? And positive. Light yung pakiramdam mo, yung gano'n. And ano yung wish niya para sa connection ninyo? The Tower, yung makapagsimula ulit kayo ng relationship. At ano pa? Five of Cups and Ten of Coins. Ang makarecover na sa sadness at ang makabuo kayo sa Ten of Coins. Ang makabuo kayo ng masayang pamilya. Ang makabuo kayo ng kompletong pamilya, no? Ang maging masiyahin kayo together. Ang maging loyal ka sa kanya. Yun. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman pa, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga karasyon sa reading nito.